Okay, bago tayo magsimula, yung kapo natin nasa panglimang fret. And then, umpisa na siya agad sa verse. So, ang verse nito ay plucking, pati yung refrain plucking. Tapos, yung tanging strumming lang ay yung papunta na ng chorus. Tapos, may gagawin tayo sa bandang huli ng chorus. Ipa-plucking na rin natin yun. Para tuloy-tuloy yung plucking natin hanggang sa mga verse tsaka refrain pa na susunod. So, sa verse muna tayo. Bali, ang chords niya, C, E minor, F, G. So, yung F, pwede nyo shortcutin. Pero ang gagawin naman natin ay plucking. So, yung ibang chords dito, i-broken chords natin. Bali, pasadahan muna natin yung verse. So, ganito yung magiging verse natin. So, ayun ang flow ng verse natin. Then, yung mga number na babanggitin ko ay number ng mga strings. So, umpisa tayo. Step 1 muna. Key of C. Then, yung plucking niya. 5, 4, 5, 3, 2. 5, 4, 5, 3, 2. Again. 5, 4, 5, 3, 2. Yan, ganon. Then, step 2. E minor. So, madali na lang to. Hindi na tayo mag-E minor ng ganito. Sabay na tong 6-2. Then 3. Open 3. Sabay ang 6 tsaka 2. Yan, ganun. Then step 3, key of F. Pero broken chords natin to. Sa first fret, index finger dito syempre. Sa pang-anim na string, first fret. And then, itong middle finger sa pangatlong string, second fret. Then, itong ring finger, nandito sa pangatlong fret, pang-apat na string. Then, ang number niya, sabay yung 6-3. Yan, ganyan. 6-3, then 4-4. Sabay yung 6-3, then ring finger sa third fret, 4. Then, i-atas mo lang yung ring finger mo. Ganyan lang. Sa second fret, i-atas mo lang. Yun lang kasi pinakamadaling way niyan. Ayan, ganun. Parang teknikan lang. And then, pang-apat na step, letter G. Madali lang to. Form ka lang ng G na ganito. Then, 6, 5, 4, 3. Oh, ganun lang. 6, 5, 4, 3. So, ganun na magiging verse natin. Punta naman tayo sa refrain. So, dito sa refrain, plucking pa rin ito. And then, yung mga chords. F major 7, G, E minor, A minor 7, then D minor 7, E minor, F, G. Pero halos lahat to ibobroken natin. Step 1 tayo ng refrain, F major 7. Ang gagawin lang natin yung broken chords, hindi nyo na igaganito. Bubuuhin. Alisin mo tong middle finger. Bali, open tong pangatlong string. The number ng string, open 3. Then sabay ang 4-1. Open tong pang ano, upper string, ha? Yung 1. Sabay ang 4-1. Again, 3, sabay 4-1, then 2, 3, again, 2. Then step 2, key of G, pero broken pa rin to. Ang gagawin natin, galing tayo sa F major 7, di ba? Ulit tayo sa F major 7. Nilipat tayo sa G, ganito lang. Inliliit mo dito sa
3rd fret, 2nd string. Then sabay itong 4-2. Then open, angat mo hiniliit, open 2. So ganun na. Again. Then 3rd step, E minor. Balikan nito, broken pa rin. Index finger dito sa 1st fret, 2nd string. Then sabay ang 6 tsaka 2 dito sa 3rd fret, yung 2. Ayan, ganyan. Diba galing dito, index finger, tapos ring finger. Then 3, open. Then hiniliit dito sa 3rd fret, 1st string. Then angat hiniliit, ipalit mo index finger, 1st fret, 1st string. Ang ganon. Ay, ulit. Ay, ganon na. Then, A minor 7, broken din. Yan. Open lang ang panglimang string, tsaka first string. So, galing ka sa E minor, di ba? Ang ganon lang. 5-1, sabay. Then, panglimang step, D minor 7, open 3rd string, then, sabay 3-4, itong middle finger, lalagay mo dito sa 2nd fret 3rd string. So, open, sabay 4-3. Ganun na, open, then 4-3. Then, open 4. Ganun. Then index finger dito sa 1st fret, 2nd string. Then 1st string, 1st fret pa rin. Madali lang to, i-ganon mo lang, parang ibabar mo lang ng konti para mapindot mo na tong 1st string. So ganito siya. Ganon. Again. Ganun sa D minor 7. And then sa E minor, open 6 string. Ang 6 na step na to ha, E minor. Open 6 string, tsaka 1. Bali sabay siya. Ay. Then 2nd string, 1st fret. Ganun. Diba galing ka sa D minor 7? Yun, ganun lang. Then, pang-pitong step, key of F, pero broken pa rin. Itong index finger dito sa 1st fret, 6th string. Then, middle finger dito sa 2nd fret, 3rd string. Ring finger, 3rd fret, pang-apat na string. And then, ang number, 6, 4, 3, 4, 3. So, 6, 6, 4, 3, 4, 3. Open yung 3. Again, 6, 4, 3, 4. Angat middle finger. Open 3. Yung ganun. Again. Then, pang walong step, key of G. Bali, ang mangyayari ganito. Galing tayo sa F, di ba? Then, lipat mo lang tong middle finger sa pangatlong fret, panganim na string. Then, 2nd fret naman tong index finger, 3rd string. Then, ang number, sabay yung 6-3. Then, open 4. Again, 6-3 sabay. Then, 4. Then, itong index finger, ibaba mo lang dito sa 1st fret, 2nd string. Then, open. Ang ganun na. Di ba sabay ito? Ganun mo lang. Madali lang naman siya. Ihabol mo lang. Pag-aralan mo lang siya. Ang ganun. Open. Open 2nd string yan ha. Angat mo lang din yung index finger mo. Again. Then, ulit lang ulit sa verse. Yung ganon.
So, yun ang refrain natin. After ng refrain, magkakaroon siya ng parang intro, isang pasada ng ano, ng verse. Yung C, E minor, F, G na plucking, yung broken chords. So, isang pasada lang nun. Then, papasok na yung verse 3. Same plucking pattern pa rin yun, kung ano yung ginawa natin sa mga verse. Then, after ng verse 3, refrain 2. So, same plucking pattern pa rin kung ano yung ginawa natin sa refrain 1. Ang magbabago lang ay yung pagdating sa huling-huli, yung C. Dahil strumming na tayo. C, then C7. C7, iyan mo lang dito yung, di ba naka-C ka? Itong hinliliit sa pangatlong fret, pangatlong string. Ayan, diba C, C7. Bali, ganito mangyayari sa last part ng refrain 2. So, umpisa na natin agad sa D minor 7. Open, then C, diba? Strum na to. C, C7. Then, strumming pattern. Down, 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 up, down, 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 up. Then, chorus. Dito naman sa chorus, strumming na tayo dito. So, ang chords niya, F, G, E minor, A minor 7, then D minor ulit, then G, then F, G, E minor, then babagsak ka sa A minor 7. Isang bagsak lang yan. Then, strumming pattern niya, down, 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 up, 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 down. Isang bagsak sa A minor 7. And then, ipa-plucking na natin kasi ito. So, kung ano yung ginawa nyo sa D minor 7, ganon ulit ah. So, ganon mangyayari doon. Ayun, ganun lang kadali yung chorus natin. After ng chorus, magkakaroon ulit siya ng intro. So, ang chorus niya yung plucking ng verse. Bali, dalawang beses yon. After nun, verse 4 na. So, dalawang pasada ulit to ng C, E minor, F, G na broken chords. Ganun pa rin, same plucking pattern pa rin to. Then, after nun, refrain 3 na. So, kung yung ginawa niyo sa yung plucking pattern sa refrain 1, refrain 2, bali, refrain 2 na lang. Then, yung katapusan ulit, yung papasok na sa chorus, C, tapos C7. So, yung napag-aralan natin kanina, ganun yon. And then, chorus 2, same chords pa rin yun, same strumming pattern, and same plucking pattern sa bandang huli. Then, after ng chorus 2, instrumental na ito. So, galing ka sa chorus 2, di ba yung huling-huli? Right. Then, instrumental, strumming na to. Now, C, E minor, F, G. Then, A minor 7, E minor, F, G. So, yung flow niya. Down, 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 up, down. Down, down, up, down. Down, down, up, down. Pagsak sa G. Then, refrain 4. So, same ano pa rin yun. Same chord, same plucking pattern pa rin kung ano yung ginawa nyo. So, ang ending pa rin syempre C, tapos C7. So, refrain 4. Ang ending niya, C, C7. Bali, strumming pattern na ulit yun. Papuntang
chorus 3. So same chords pa rin itong chorus 3, same ano, same strumming pattern, and then same plucking pattern sa bandang huli. So ito yung parang final ano na to eh, final chorus. Baling plucking ng last part, uulitin mo lang siya ng 6 na beses, yung ganito. Strum ng C pababa na lang, bagsak na lang. So yung last chords natin na G, dito na yung bagsak nun sa 3rd fret, 2nd string, imbis na dito sa 1st fret, 2nd string. So, ring finger na nandito. Kasi unang ginawa natin, di ba ganito? Yan, hindi na ganon. Magiging ganito na. Then, bagsak na lang ng C. And that is our lesson for today. See you ulit sa aking next video tutorial. This is Ese again, signing out.